welcome to Sirchua's Accounting Lessons PH, and today we will be discussing the accounting process from journalizing up to the post-closing trial balance. Isang buong video po para po sa buong accounting cycle. Minsan po kasi kapag ka po napuputol yung pag-aaral natin ng accounting process into, you know, a really step-by-step process, minsan nalilito tayo kung saan na tayo nanggaling. So hopefully po dito sa video na ito makita po natin na mula po sa pag-journalize hanggang sa pag-create po natin ng financial statements hanggang sa paggawa po natin ng post-closing trial balance, maintindihan po natin at ma-appreciate kung paano po yung kabuuan ng mismong accounting process. Yun nga lang po, di ba po, the first step of the accounting cycle is the analysis of stores documents. Basically, the analysis of our transactions. So, medyo pagsasabay na po natin na habang ina-analyze po natin yung transactions, ini-entryhan na po natin. Okay? So, ito po ang ating main problem na gagamitin para po sa videong ito. Miss Jessica Solo, a woman fond of traveling, decided to open her new travel and tours agency. Ang pangalan po, lumipad ang aming team, Travel Services. The entity will be providing travel services to local destinations like Boracay, Palawan, Batanes, and international destinations like Thailand, Japan, and South Korea. The following transactions have transpired during the first month of operations, April 2024. So ito po, no, yung ating mismong case, at dito po magre-revolve yung ating accounting process na pag-uusapan. We will be talking about 15 transactions from April 1 to April 30. Start na po tayo sa journalizing po natin. Due to space requirements po mga kapatid, medyo Korean style tayo ng journalizing. Paano yung sinasabi natin Korean style? Susulat ko lang po dito lahat ng ating debit. Tapos lahat po ng credit natin, dito lang po sa kabila. Teka, pantayin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, dito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dito po yung ating credit. Ayan. Ayan. May mga grid po akong nakikita na hindi nyo nakikita. Okay. So, ang journalizing style na gagawin po natin, hindi po yung the usual general journal na naka-indent yung credit. So, kapag ka po debit yung entry, susulat ko yung account dito, tsaka yung amount, tapos yung credit, account din, tsaka amount. Ganun lang. Okay? Pero pantay pa rin yung debit at saka credit sa kada entry na gagawin natin. Okay? Let's have the first entry. The owner, Ms. Jessica Solo, invested cash of 1 million to open lumipad ang aming team travel services. So, paano po ang gagawin natin dyan? Debit, then nag-invest ng cash, debit, cash for the amount of 1 million. Okay? And then, ano pong credit natin dito? Siyempre, dahil po siya ay nag-invest ng pera doon sa company, credit po natin. Solo Capital, kung ganun po yung nakasanayan po ninyo sa school, nakasama po yung apelido ng owner. Pero pwede naman natin diretso lang, Capital. Wala pong problema doon. So, credit po natin the capital balance doon po sa initial investment na 1 million. Basically, yung initial investment po, naka-debit po ng cash, credit, capital. Tapos na po tayo sa first transaction. Okay? O sige, huwag na tayo mag-ano. Checkmark. Gagamitin ko pala ito mamaya. Okay, number 2. Purchase travel and computer equipment paid in cash amounting to 250,000. Pakitake note po yung life 10 years. So, nagkaroon po tayo ng equipment. So, on April 2, ang gagawin lang po natin dahil nagkaroon po tayo ng equipment, magde-debit lang po ako ng equipment for the amount itself of 250,000. And then, tignan po natin mabuti na ang pinangbayad po ay cash. So, I will credit cash here for 250,000. Okay? Number 3 po, on April 3 naman po, nagbayad po ng 60,000 representing 6 months of rent of office space. Okay? So, 6 na buwan po agad yung binayaran, no, ng office space. Buong-buo, diretso 60,000. So, kung binayaran po agad yung buong 6 months, eh hindi pa naman po umaandar yung 6 months, nagbayad ka pa. Nagbayad ka na agad. So, parang meron tayong inipon na bayad sa kanila, binayad natin agad, pero hindi pa natin nagagamit. So, hindi pa yan rent expense diretso. Diba? Pwede po natin siyang gamitin muna as asset din po natin. Pwede po natin siyang i-record as prepaid rent. Okay? So, debit po natin, prepaid rent. 60,000. Tapos, credit po natin ang
cash kasi nagbayad po siya ng 60,000. So cash din po ang ating credit entry for 60,000. Okay? Teka, baka nalilito kayo. Sige, lalagyan ko ng putol kung nasan po yung debits and credits. Okay, next transaction po tayo, April 4. Purchased automobile on account. So, on account po, costing 400,000. So, idediretso po natin ang debit, yung automobile. Magkano po yung automobile daw po? 400,000. Binayaran po ba natin ng cash? Hindi po. So, on account po kasi ang nakalagay. Hindi pa po tayo bayad. Ito po ay obligation nating bayaran in the future at a specified time, no, na pinag-usapan. At ito po ay isang liability, utang po natin, accounts payable. So, credit, accounts payable for 400,000. Okay? Next po natin, April 7. Render travel services to customers. Ayan, nag-start na siyang mag-render ng services, no? May dinala na siya sa Palawan, for example, parang ganun, no? Tapos, binayaran siya 30,000. So, since naka-receive po tayo ng cash na 30,000, debit lang po natin yung cash for 30,000. And then, ano po itong tawag dito? Dahil nakapag-render na po tayo ng service, may kinita na po tayo. Pwede po natin gamitin yung account na service revenue. Okay? So, service revenue. Doon din po mismo sa 30,000 na na-receive na. Okay, next po, April 8, purchase office supplies amounting to 12,000, 40% po ang binayaran ng cash, ang balance on account. Okay, so since nagkaroon po tayo ng asset na office supplies, we will be debiting office supplies here. Dun sa mismong amount ng office supplies, which is 12,000. Tapos, ang binayad daw po ng cash ay 40%, no? 40% paid in cash, kunin po natin. 12,000 times 40%, 48. So, ang kikikredit lang po natin sa cash, yung 4,800 lamang po. Anong natira daw po doon sa 60% na hindi pa natin nababayaran? The balance is on account. Since the balance is on account, yan po ay naka-accounts payable. Utang pa po natin yan kasi hindi pa po siya nababayaran. So, credit, accounts payable. Pwede nyo ipag-minus na lang po. So, 12,000 minus 48, yan po ay 7,200. Or you can also multiply it by 60%. So, 12,000 times 0.6, lalabas din po 7,200. Diretso po tayo sa transaction natin sa 10. Okay. Paid half of the outstanding payable on automobile. Kalahati daw po, dun sa automobile na hindi pa natin nababayaran, nagbayad daw po tayo ng kalahati. Paid half of the outstanding payable on automobile. Balik po tayo sa naging transaction natin sa automobile. Ano po ba nangyari? Bumili tayo ng automobile noong April 4 worth 400,000 on account. So, magkano po yung outstanding balance natin? 400,000 ang utang natin. Sabi po sa transaction noong April 10 ay nagbayad daw po tayo kalahati. So, dahil mawawala po yung utang natin, yung naka-credit nating accounts payable, ide-debit natin ngayon para mabawasan yung effect niya. So, debit, accounts payable. Kaso magkano? Ang sinabi po, half of the outstanding balance. So, kung 400,000, ano po yung kalahati ng 400,000? 200,000. Kaso nagbayad tayo ng utang, so mawawala tayo ng cash. So, credit, cash for 200,000. Ilan pa ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakto naman. So, titipid ako ng konting space. Okay. Next. April 12 po tayo. Rendered services, travel services to customers on account. On account po ah. Ibig sabihin, nirender na yung service kaso hindi pa nababayaran yung company ni Miss Jessica Solo. Okay? So, let's say for example, may dinala na sila sa Thailand, no? 67,000. Okay? Pero hindi pa nababayaran. And we will be setting up an account that we will be using it para, kumbaga, it will represent an expectation to receive something. Hindi pa siya cash eh. Hindi pa siya na-receive as cash.
No? So we will be using an account that will represent an expectation to receive something in the future, which is accounts receivable. So ang gagamitin ko, debit accounts receivable. 67,000. Tapos, nag-render naman tayo ng service, no? So, on the revenue side natin na yan, revenue na natin yan, credit, service, revenue. Kasi, dyan nangyari yung event nung time na yan. Yun nga lang, hindi ka pa nabayaran, 67,000. Diretso po tayo sa April 15 transaction, nagbayad daw po ng half month salaries to employees. O baka malito kayo ha. Sinabi half month. So kung ano yung amount, i-half nyo ba? Hindi. Ang sinabi, half month salaries. Ibig sabihin ng half month salary, tingnan nyo kailan nangyari. A 15, di ba? April 1 to 15, ibig sabihin, pasahod niya sa quincenas. April 1 to 15. No? Kasi po, minsan ganun, no? And usually po, no? Sa actual practice, ganun po tayo magpasahod, di ba? Hindi isang buong buwan. Quincenas, tsaka 30. So, ito po yung quincenas na sahod, na pasahod, 24,000. Ito po ay isang uri ng expense ng isang company. So, we will be debiting salaries expense. Debit salaries expense. Magkano po ang salaries expense natin? 24,000. Ano pong sinabi? Binayaran diretso, di ba? Paid. So, credit po natin. Cash for 24,000. Okay? Diretso po tayo ng April 18 transaction. Rendered travel services to customers receiving cash of 80,000. So, may dinala naman po tayo sa ano naman? Sa Hong Kong, no? 80,000 po at cash talaga diniretso. So, the usual lang din po, debit cash po tayo for 80,000. And ito po ay didiretso po natin sa isang revenue account. Diretso lang po tayo, service revenue for 80,000. Okay? April 20 po tayo, mga kapatid. Collected half of the outstanding receivable on April 12. Noong April 12 po, di ba meron tayong nag-render na service na 67,000. And then, noong April 20 daw po, na-collecta natin naman yung bayad from the customer. Yung kalahati daw po. So, yung kalahati po ng 67,000. So, 67,000 divided by 2, 33,500. So, na-receive na po natin siya as cash, 33,500. Pero, dapat mawala na po siya dun sa account na ginagamit natin to represent the expectation to receive something. Okay? So, mawawala na po siya sa accounts receivable. Kasi na-receive na natin siya. So, dapat i-credit mo na dyan. Okay? 33,500. Diretso po tayo ng April 24. Purchase furniture for the office premises paying cash of 40,000. So, nagka-furniture po tayo, debit furniture. O kaya furnitures and fixtures, pero furniture na lang para hindi na mahaba. 40,000. Then, ang pinangbayad po ay paying cash. So, cash po ang pinangbayad. Credit, cash, para sa 40,000. Okay? Lapit na tayo matapos. 27. Render travel services to customers on account, 55,000. Alam nyo na yan, nag-render tayo ng service pero hindi pa tayo nababayaran. So, we need to use the account that would represent an expectation to receive something, accounts receivable. So, debit, accounts receivable. Magkano po? No? 55,000. Pero na-render po natin yung service. So, credit, service, revenue. Nang 55,000. Okay. Next. 30. The owner withdrew cash of 10,000 for personal use. Gagamitin po natin yung tinatawag nating drawing account. Okay? So, magde-debit po tayo ng drawing account kasi nilabas yung pera. 10,000. At nilabas din yung mismong cash kaya i-credit natin sa cash. 10,000. Okay? And lastly, paid utilities expense, nagbayad ng ilaw, nagbayad ng tubig, etc. 13,400. So, debit, utilities expense. Okay, magkano po yan? Sinabi, 13,400. Credit po natin ang cash for 13,400. Okay, so ito po yung ating mga naging journal entries. And I will give you time to screenshot.
Alright, ang next na paggagawin na po natin, tapos na tayo sa journalizing, magpo-posting na po tayo, gagamit po tayo ng T-Accounts. Alright, next step na po tayo, posting. So, ililipat na po natin yung ating mga naging journal entries sa kanya-kanyang mga account balances. No, para makuha natin yung mga account balances using a T-Account. No? So, hindi muna tayo magpo-formal na ledger kasi syempre kulang din naman tayo sa space. Okay? So, as you usually do it, ganun lang din po. Kung ano yung dinebit, ilalagay mo sa debit. Kung ano yung kinredit, lalagay mo sa credit. Ganun lang po. Okay, let's start with April 1. Debit cash, 1 million. So, debit po natin ng cash. Lalagyan po natin ng 1 million sa debit. Okay? Credit, capital, 1 million. So, credit, capital, 1 million. Okay? Next po. Debit equipment, 250,000. So, pupunta ako sa debit ng equipment, 250,000. And then, credit cash, 250. So, maglalagay naman po ako sa credit ng cash, 250,000. Dapat sinusundan nyo po ako para nasasanay din po kayo mag-posting. Kasi, napakahalaga ng posting sa trial balance natin mamaya. Kasi, usually, dyan kayo nagkakaroon ng problema kung bakit hindi nagbabalance yung trial balance nyo later on. No? So, dapat yung prosesong ito, very ano kayo, very precise, kumbaga. Okay? Debit prepaid rent, 60,000. So, lalagay ko sa debit yung prepaid rent, 60,000. Credit cash of 60,000. So, lalagay ko dito, 60,000 credit na cash. April 4, debit automobile, 400,000. So, maglalagay ako ng debit dito ng 400,000. Okay? Credit accounts payable, 400,000. So, credit side ha, ng accounts payable, 400,000. Susundin nyo yung pagkaka-debit at saka credit niya kasi minsan nangyayari, credit accounts payable. Pero pag minsan, pag nakikita nyo, wala pang laman yung account, nilalagay nyo sa debit, sa left side, eh kahit kin-credit siya. Ingat kayo sa ganun, ha? Yun. Minsan kasi dun kayo namamali. Next, April 7 po natin ay cash na 30,000. So may debit po tayong 30,000 na cash. And then credit service revenue for 30,000. O, katulad niyan, service revenue, wala pang laman. Pero credit. So, dapat sa credit ang laman niya. Okay? 30,000. Debit office supplies, 12,000. So, debit office supplies, 12,000. Credit cash, 4,800. So, lalagay ko po dito, 4,800. And credit accounts payable for 7,200. So, accounts payable po, 7,200. Next, debit accounts payable, 200,000. At binayaran po yan ng cash credit, 200,000. So, 200,000. Next po, debit accounts receivable, 67,000. So, sa accounts receivable po ako, 67,000. Credit service revenue po ay 67,000. So, may credit po ako ng service revenue na 67,000. Next, debit salaries expense, 24,000. So, pupunta ako ng salaries expense, 24,000 debit. And credit cash of 24,000. So, lalagay ko po sa cash, 24,000. Next, debit cash of 80,000. And credit service revenue, 80,000. So, service revenue po natin, 80,000. Next, debit cash, 33,500. So, lalagay ko po sa cash, debit, 33,500. Credit accounts receivable, 33,500. So, credit accounts receivable, 33,500. Debit furniture and fixtures, or simply furniture for 40,000. Debit for furniture, 40,000. And credit cash of 40,000. Debit accounts receivable, 55,000. So, lalagay ko po, debit accounts receivable, 55,000. Okay? Credit service revenue, 55,000. Debit drawing, 10,000. Credit cash, 10,000. And debit utilities expense, 13,400.
at siya po ay binayaran ng credit cash 13,400. Okay, tapos na po tayo sa posting, pero kailangan po natin kunin yung mga balance para sa trial balance na gagawin natin. So magpe-pencil footing po muna ako. Ano po yung pencil footing? Kada debit and credit, kukuhanan po natin ang mga total kasi sila po yung pagbabanggain natin, pagmaminusin po natin para makuha natin yung balance. So, I'll start with cash, 1 million plus 30,000 plus 80,000 plus 33,500. Ito pong debit side ay 1,143,500. Credit naman po, 250,000, 60,000, 4,800, 200,000, 24,000, 40,000, 10,000, and 13,400. We have 602,200. Okay? So, dahil po parehong may balance or may laman yung ating debit and credit, ang gagawin ko po ay kukuhanan ko po siya ng balance niya mismo, no? So mas malaki naman po yung credit, so dito ko na lang mas malaki yung debit, so dito ko na sa debit ilalagay yung kanyang balance, 1,143,500 minus 602,200, yan po ay 541,300. Okay, so ito po yung unadjusted balance natin for cash, 541,300. Next, for accounts receivable po, 67,000 plus 55,000, this is 122,000. Okay? And then, meron po tayo sa kabila na naka-credit na 33,500. So, ang unadjusted balance po ng ating accounts receivable ay 88,500. Office supplies would then be 12,000. Prepaid rent is 60,000. Automobile is 400,000. Equipment is 250,000. Furniture is 40,000. Okay, sa accounts payable naman po natin, meron po ditong 407,200. Ibabangga po natin sa 200,000, which is credit balance po ang accounts payable, huwag makakalimutan yon, 207,200. Capital would be a credit balance of 1 million. Drawing is a debit balance of 10,000. Service revenue, basically just get the total kasi puro credit naman siya, 30 plus 67 plus 80 plus 55, 232,000. Salaries expense is 24,000 and utilities expense is 13,400. Nakuha ko na po yung mga unadjusted balances ng ating T-accounts. Ready na po tayong gumawa ng unadjusted trial balance. Gagawa na po tayo ng trial balance galing po dito sa unadjusted balances na nakuha po natin sa ating T-accounts. So, nandito po ang lumipad ang aming team, Travel Services, nakalagay po unadjusted trial balance kasi hindi pa po tayo dumadaan ng adjusting entries April 30, 2024. So, ang gagawin lang po natin, napakadali lang po, kung ano po yung ating mga balance na nakuha dito sa ating mga T-accounts, ililista lang po natin sa ating listing ng accounts, no? Dun sa ating pong chart of accounts, as you know it, no? At syempre, pag debit, lalagay nyo sa debit. Pag credit, credit side naman po siya dapat. Okay? We start with cash. Ang cash po natin ay, ang cash po natin ay 541,300. Ang accounts receivable naman po natin, ang nakalagay po ay 88,500. So, lalagay ko po accounts receivable, 88,500. Office supplies naman po ay 12,000. Prepaid rent naman po ay, ito po, 60,000. Ang equipment naman po ay, ito po, nakalagay 250,000.
Ang automobile po ay ito po, 400,000. Furniture and fixtures po natin, 40,000. Accounts payable po natin, tandaan, credit balance po ito, 207,200. So, lalagay ko po dito. Accounts payable po ay 207,200. May capital naman po tayo na nasa credit side, 1 million. Drawing po is nasa debit. Huwag malilito, 10,000. May service revenue po tayo sa credit, 232,000. Utilities expense po natin ay 13,400 at ang ating pong salaries expense ay 24,000. Okay. Isa po sa mga dahilan kaya hindi po nagpapantay ang inyong trial balance is because namamali kayo ng lagay ng debit and credit. So, check nyong mabuti na kung debit siya dito, dapat debit siya dito. At kung credit din siya sa iyong T-accounts, dapat credit din siya dito. And another thing din po, syempre, dahil alam nyo naman po yung rules ng debit and credit. So, alam nyo din dapat na pag asset, drawing, tsaka expenses, dapat nasa debit side. Asset, drawing, expenses. Tapos, yung ating pong LCR, liabilities, capital, tsaka revenue. Pag liability, pag capital, tsaka pag revenue, nasa credit side din po dapat. Okay? Sige po, mag-a-add na ako. No? Just do the math, pababa, add them all together. 541,300 plus 88,500 plus 12,000 plus 60,000 plus 250,000 plus 400,000 plus 40,000 plus 10,000 plus 13,400 and 24,000 ang nasa debit side ko po ay 1,439,200. Ano po kaya sa credit? Check po natin. 207,200 plus 1,000,000 plus 232,000 ang lumabas po ay balance po 1,439,200. Okay? So, okay na po tayo sa mga initial parts ng ating accounting process. Next po natin ay adjustments. So, paki-screenshot po muna. Okay, adjustments na po tayo, adjusting entries. Reviewin lang po natin yung ibang mga transactions na mga kailangan ng adjustment. So, una po, yung ating pong mga depreciable asset. Yung equipment po natin, walang salvage value, life 10 years. So, we will be depreciating it for 10 years. Same po sa ating automobile na i-depreciate din po natin for 10 years. At yung ating pong furniture na 40,000 ay i-depreciate po natin for 5 years. And meron po tayong rent ng office space na binayaran natin in advance for 6 months po. So, umandar na po yung isang buwan, magiging rent expense na po yung isang buwan niya. Okay? So, ito po yung ating naging trial balance kanina. Unadjusted po ito. So, primary basis po natin ito. Gagawa na po tayo ng adjusting entries. So, meron pong nire-require sa atin na 6 na adjustments. Unang adjustment po, 5,000 worth of office supplies is still unused. Still unused. Hindi pa daw po nagagamit ang 5,000. Paano po ang ating analysis dyan? Kung ang ating pong office supplies ay 12,000 at nung end of month po, ang hindi pa daw po nagagamit ay 5,000, 12,000 minus 5,000, 7,000 po ang office supplies na nagamit na po natin. Kasi ang natira na lang daw 5,000 eh. So kung 12,000 ang una at 5 po ito, so 7,000 po yung nagamit natin. So ano po ang entry natin? Debit, office supplies expense. Yung nagamit po natin na 7,000. Credit, syempre tatanggalin na po natin mismo sa account ng asset niya na office supplies. So credit, office supplies, naka-traditional entry way na po ako, no? Yung naka-indent yung credit, 7,000. Okay. Next po natin,
rent for 1 month has already been used. So meron po tayong prepaid rent na 60,000. Ano nga po uling representation yung 60,000 na yan? Prepaid rent for 60,000, 6 months po kasi. Okay? So ang gagawin po natin, kung 60,000 po ang nagre-represent ng 6 months at nakagamit na po tayo ng 1 month, so i-multiply niyo po siya sa 1 over 6. Kasi 6 months po yung total, tapos nagamit na po natin yung isang buwan. Okay? Or simply, you can just simply, you can just simply divide it by 6. No, kasi 6 months naman yan. So, kung 1 month yung representation, 60,000 divided by 6. So, 10,000. Okay? Nagamit na, rent expense na siya. So, debit, rent expense for 60,000. Credit, tatanggalin na po natin dito sa prepaid rent kasi hindi na po siya asset, nagamit na po natin siya as expense. So, credit, prepaid rent for 60,000. Next po natin ay yung mga depreciable assets po natin, pinaparecorda na po tayo ng depreciation. Straight line method lang po tayo dahil wala po tayong salvage value. Diretso lamang po tayo na magde-divide sa kanyang life. Okay? Equipment po muna tayo, naaral na po natin kanina, na-review po natin, 10 years po siya. So, ang equipment po natin ay 250,000. Minus salvage value, wala tayong salvage value, so 0. Divided by 10 years, ano po ang annual depreciation natin? 25,000. Pero dahil ito po ay monthly ang ating pong accounting cycle, si Miss Jessica Solo monthly daw po nagre-report ng FA. So huwag nyo pong kakalimutan, baka madiretso nyo po ng 1 year, 1 month lang po ang kailangan natin. You have to multiply it by 1 over 12. Okay? So 25,000 times 1 over 12, ang lalabas po ay 2,083. Okay? So, debit, depreciation, expense for equipment. This is 2,083. Hindi ko na po sinama yung decimal sa credit. Accumulated depreciation equipment 2,083. Okay? Tandaan po natin yung entry ha, pag nagde-depreciate, debit, depreciation, expense, credit, accumulated depreciation. Next po yung ating automobile na 10 years din po, 400,000. So, ganun din po, 400,000 minus 0 na ating pong salvage value over 10. Ang annual depreciation po natin ay 400, kinalkyo ko pa talaga, 40,000. Okay, pero imumultiply nyo po siya ng 1 over 12. Okay? Kasi nga po, 1 month lang. So, 40,000 times 1 over 12. Ito po ay 3,333. So, debit, depreciation, expense po ng ating automobile, 3,333. Credit, accumulated depreciation ng ating automobile, 3,333. Next po natin yung ating depreciation ng furnitures and fixtures. Furniture and fixtures po natin ay 5 years. 5 years lang ha, 40,000. So, 40,000 po. Again, wala tayong salvage value divided by 5. So, annual depreciation po niya. 40,000 divided by 5, 8,000. Pero you have to multiply it by 1 over 12 kasi nga po annual po tayo. Okay? So, 8,000 times, sorry, monthly po tayo, 1 over 12. That is 667. So, debit, depreciation, expense, furniture, and fixtures. We have 667 and credit, accumulated depreciation, furniture and fixture, 667. Next, mag-a-accrue po tayo ng salaries. Diba, nagbayad tayo ng quincenas, yung at renta hindi pa nababayad. Okay? So, salaries unpaid po natin, 24,000. Dediretsuhin lang po natin, salaries expense, 24,000. Pero dahil hindi pa po natin nababayaran, ito po ay salaries payable. And lastly, repairs and maintenance incurred to be paid next month. Hindi pa rin daw po bayad, 4,500. So, debit, repairs and maintenance expense,
4,500 and repairs and maintenance payable, kasi hindi mo mabayad, 4,500. So ito po yung ating mga adjusting entries. Paki-screenshot po, or dapat nga po sinusundan niyo ako, so sana po nakasulat na rin po ito sa inyo. Pakisulat po ito kasi gagamitin na po natin siya, inilipat na po natin siya sa ating malaking scratch paper para makapag-prepare ng financial statements. Ang tawag po natin doon ay worksheet. Okay, next po, gagawa na po tayo ng worksheet. Actually, mga kapatid, worksheet is just a scratch paper, no? This is an optional step in the accounting cycle. Now, if we decide not to use a worksheet, the adjusting entries that we have prepared earlier, dapat po, idiretso na po natin yun sa ating mga ledger accounts or T accounts para ma-update na po natin yung mga T accounts. So, magkakaroon po tayo ng mga adjusted balances dun sa ating T accounts. At yun po yung gagamitin natin na balances pag gumawa na po tayo ng financial statements. However, in order to facilitate po yung paggawa po ng ating financial statements ng mas mabilis, eh gagamit po tayo ng mukhang formal pero actually informal lang po ito na scratch paper na tinatawag po natin worksheet. Ang pinakaunang kolong po niya, ito po yung ating pong trial balance, no? Ito po yung unadjusted trial balance natin kanina na may totals na 1,439,200. Ang gagawin po natin, dito naman po sa adjustments column, lahat po ng adjusting entries na pin-repair natin kanina from transaction A to G, yung pito po na adjustments, lalagay lang po natin dito sa worksheet. Kung ang account title po ay nandito na initially, di na natin isusulat. Tatapat na lang natin siya doon. Pero pag bago po yung account at wala pa po siya dito sa listahan, dito na po sa mga spaces po natin siya ilalagay dito. Okay? So start po tayo sa unang adjustment kanina. May listahan na kayo nun, di ba? So kung sinulat po ninyo, ilalagay lang po natin siya dito. Ang una po is yung atin pong office supplies expense na 7,000. So dahil wala pa pong office supplies expense dito, dito ko po siya ilalagay. Office supplies expense. Na 7,000. Dito po ako sa adjustment side. Sa debit po ako, 7,000. Tapos, ano naka-credit? Office supplies. Ito po, meron po tayong office supplies. Sa credit naman po ako, 7,000. Next naman po natin is yung inyo pong rent na 10,000 na rent expense. So, debit po natin. Wala pang rent expense dito. So, debit po natin. Rent expense 10,000, and then yung prepaid rent po natin, credit 10,000. Next po yung depreciation naman po ng ating mga depreciable na assets, no? Unahin po natin yung sa equipment. So wala pa po tayong depreciation expense, dito po tayo sa baba. Depreciation expense, ano yun? Sorry. Equipment. Yan. Ng ating pong equipment. Debit po, 2,083. Credit po natin, accumulated depreciation ng ating pong equipment ay credit naman po, 2,083. Next naman po natin yung equipment po natin. Debit, depreciation, expense, automobile, 3,333. Credit, accumulated depreciation automobile, 3,333. And yung furniture naman po natin, debit, depreciation, expense, furniture and fixtures, 667. Credit, accumulated depreciation, furniture and fixtures, 667. Okay? Next naman po natin yung salaries expense na hindi pa bayad. So, debit. Ito po ha, magkalimutan. Meron po tayo salaries expense. Naka-debit po sa ating adjustment, 24,000. Credit, salaries payable. Credit po ha, 24,000.
5,000. And then yung repairs and maintenance po natin, debit, repairs and maintenance expense, nasa debit po yun, 4,500, and credit, repairs and maintenance payable po natin, 4,500. So, kukuhanan po natin ng totals. So, add lang po tayo, debit at saka credit. 24,000, 7,000, 10,000, 2,083, 3,333, 667, and 4,500. So, that gives you 51,583. So, 51,583. Same with credit din po yan dapat. 7,000, 10,000, 2,083, 3,333, 667, and 24,045. Okay. So, dapat po papantayan, syempre, 51,583. Okay, congrats po, pantay pa rin po siya. Gagawa na po tayo mga kapatid ng tinatawag po nating adjusted trial balance. Ang adjusted trial balance po is a combination. Combination lamang po siya ng inyong trial balance na may effect na ng adjustments. Pag ang account ay walang kasamang adjustment, wala, ide-diretso mo lang. For example, cash 541,300, walang kasamang adjustment, so ide-diretso mo siya sa debit, 541,300. Ganun lang. Okay? Next po natin, accounts receivable, 88,500. So lalagay ko, 88,500. O yan. Ang office supplies, 12,000, pero may naka-credit na 7. Debit na 12, credit na 7. So, pa-minus yun. 12 minus 7, 5,000. E diba ang sabi kanina, ang office supplies still unused, 5,000. Eto na yun. Office supplies still unused, hindi pa nagamit, 5,000. Next, prepaid rent 60, nagamit mo isang buwan, 10,000, 60 minus 10, 50,000. Equipment, dediretso natin to 50,000. Automobile, dediretso natin 400,000. Furnitures and fixtures, 40,000. I go now to credit. Accounts payable credit, 207, 200. Capital po, 1 million. Drawing, 10,000. Service revenue, naka-credit, 232,000. Utilities expense, debit, 13,400. And salaries expense, 24 plus 24. Huwag kakalimutan ng adjustment, 48,000. So, ang madali dyan, yung mga nasa lower part, kasi mga bago yan, kukopyahin mo lang. Okay? Office supplies expense, 7,000. Rent expense, 10,000. Depreciation expense, 2,083. Accumulated depreciation, 2,083. We also do it for your automobile, 3,333. And the accumulated depreciation, 3,333. We also do it for furniture, 667, and also 667 here. And then, meron po tayong salaries payable na naka-credit, 24,000. Repairs and maintenance expense na naka-debit, 4,500. And repairs and maintenance payable na 4,500. Dahil ito po ay isa rin pong trial balance, kailangan siya din po ay pantay sa debits and credits. So, allow me to do the math. 541,300, 88,500, 55,000, pinagsabay ko na, 250,000, 440,000, pinagsabay ko na, 10,000, 13,400, 48,000. With the adjustment, 17,000, 2,083, 3,333, 667, and 45. So sa debit po ay nakuha ko 1,004,000.
773-783. Sana kayo din. Okay, credit po tayo. 207,200. 1,232,000. 243,333,667. And 24,000 and another 4,500. We have 1,473,783. So nagpantay po uli. Ay, sorry. Yung ating debit and credit. 1,473,783. Pasensya na na-strike out ko. Okay. Last two columns po tayo. Yung ating profit or loss and financial position. Lahat po ng kasama sa income statement, ano lang ba ang kasama sa income statement? Revenue tsaka expenses, yun ang kukunin natin dito. Tapos lahat naman ang kasama sa yung statement of financial position, yun naman ang kukunin natin sa financial position column. Ang uunahin po natin ay yung profit or loss column. Lahat lang ng revenue and expenses. Service revenue, credit, 232,000. Utilities expense, 13,400. Huwag kakalimutan kung nasa credit siya, credit pa rin ilalagay. Pag nasa debit siya, debit pa rin ilalagay. Salaries expense, 48,000. Ang kinokopya ko na po, yung adjusted balances. Okay? Next po natin, office supplies expense, 7,000. Rent expense, 10,000. And then, depreciation expense naman po natin ng equipment, 2,083. Depreciation ng automobile, 3,333. Depreciation ng furniture, 667. And yung ating repairs and maintenance na, 4,500. Okay? Kukunin ko po muna yung ating debit na total. Basically, yung debit na total represents the total of your expenses. 13,400 plus 48,000 plus 7,000 plus 10,000 2,083 3,333 667 and 4,500 ang nasa debit po. Basically, total expenses po ito mga kapatid ay 88,980. Kukopyahin ko lang po kasi siya lang naman yung revenue natin, 232,000. Okay? So, 232,000. Sir, di pantay? Yes, malamang. Kasi revenue versus expenses yan. Income statement na yan. Okay? So, gagawin mo, 232,000 minus yung ating nakuha sa debit na mga expenses, lalagay ko sa dito pang balance. Sorry. 143,017. Anong tawag dyan sa 143,017? Difference siya ng revenue mo tsaka expenses. E di net income. So, lalagay kong label sa kanya, net income. So, magpapantay po yan. Pag nilagyan ko ng ganito yan, ito po ay magto 232,000. Ito din po ay siyempre naman malamang 232,000. Balance sheet na po tayo. Kukopyahin ko lang yung balance sheet items, assets, liabilities, capital, sama mo yung drawing. Kasi kailangan mo siya sa capital statement. Okay? Cash. 541,300. Accounts receivable, 88,500. Office supplies, 5,000. Prepaid rent, 50,000. Equipment, 250,000. Automobile, 400,000. Furniture and fixtures, 40,000. Accounts payable, 207,200. Capital, 1,000,000. Drawing na 10,000. Pero nasa debit, wag malilito, baka ma-carried away. Meron pa tayo dito sa baba, no, yung ating mga payable tsaka accumulated depreciation.
So yung accumulated depreciation ng equipment mo na naka-credit to 083. Yung accumulated depreciation ng automobile, 3,333. Accumulated depreciation ng furniture talaga, 667. Salaries payable, yung liability natin na 24,000. And yung ating repairs and maintenance payable na 4,500. Okay? Kasi po, ang kinukuha po natin dyan ay yung ating assets, liabilities, and capital sa financial position columns. Panggawa nyo po yan ng balance sheet. Okay? Dapat po magpapantay yan kasama ng net income. Debits po muna tayo. 541,300 plus 88,500 plus 5,000 plus 50,000 plus 250,000 plus 400,000 plus 40,000 plus 10,000 gives us 1,384,800. Sa credit naman po, 207,200, 1,000,000, 2,083,333,667, 24,000 and 4,500. So ito po ay 1,241,783. Hindi talaga magpapantay yan. Lalagay mo to, yung net income na 143,017. So i-add natin yung 143,017. Lalabas po 1,384,800. Magpapantay po yung debit and credit. Tapos, itong dalawang to, net income yan. Pag net loss, magkalayo yan. Magkalapit yan. Pag net loss, magkatabi yan. Okay? O, tapos na tayo ng worksheet. O, yan. Bala na kayo dyan. Screenshot. Next naman po natin, gagawa na po tayo ng pinaka-product ng financial accounting, which is yung nilalabas po nating mga financial statements sa external users of accounting information. Naka-reproduce po ngayon dito yung ginawa nating worksheet, pero kinuha ko na lang yung ating profit or loss and financial position na columns. Kasi yan po ang pinaka-makakatulong sa atin sa paggawa po ng ating mga financial statements. Medyo shortcut method lang po yung gagawin natin dito due to limited space. Okay, let's start po with your income statement. Lumipad ang aming Team Travel Services income statement for the month ended April 30, 2024. Ilista ko lang po yung revenue at saka expense. Service revenue. Ito na po, kukunin nyo lang, kaya napakadali. 232,000 yung ating revenue. 232,000. Less operating expenses. Pwede nyo pong isa-isahin pa, no, which is yung ating pong utilities, salaries, depreciation, repairs and maintenance, no? Pero pwede nyo naman po i-present ng total na lang. And then sa notes to the financial statements, pwede nyo pong i-detalye dun yung uri ng expenses. Pero pwede po natin siyang idiretso ng total, which is yung total po ng ating expenses ay yung nasa debit naman po na 88,983. Okay? So ito po yung ating net operating income or net income. Okay, so 232,000 minus 88,983. Ito po yung net income na nasa worksheet po natin kanina, which is 143,017. Okay? Gagawa na po tayo ngayon naman ng capital statement or statement of changes in equity. Lumipad ang aming Team Travel Services statement of changes in equity
for the month ended April 30, 2024. Starting point po natin yung ating beginning capital. Beginning capital po natin ay 0. Kasi po first month ng company, may initial investment lang po yung owner. So ang i-add po natin ay investment by the owner na 1 million. Tapos i-add din po natin yung ating naging net income. Saan ko kukunin yon? Ito po. Yung 143017. So 143017. At wag po natin kakalimutan na nagkaroon po ng personal withdrawal si Miss Jessica Solo. So, ileless po natin ang drawings or withdrawal. Okay? Drawing po natin, kitang-kita dito yung 10,000. So, pa-minus po yan, 10,000. Ito po ang ating ending capital. Okay? So, that is 1 million plus 143,017 minus 10,000. Ang lalabas po na ending capital, 1,133,017. Nagawa naman po tayo ngayon ng balance sheet. Or yung at balance sheet. Sorry po. Balance sheet o yung ating pong statement of financial position. Lumipad ang aming team travel services. Statement of financial position. April 30, 2024. Hindi nyo po lalagyan ng for the month ended kasi po cumulative po ang ating assets, liabilities, and capital. Kung matatandaan po ninyo, sila po ay mga real accounts. Hindi po sila kinoclose, diba? So assets, liabilities, capital lang po tayo. Lista po natin. Assets. Mga assets po natin. Cash. So saan ko kukunin? Ayan lang. Nakalista na for you. Okay? 541,300. Next, accounts receivable, 88,500. Office supplies, 5,000. Prepaid rent, 50,000. Equipment, 250. Pero may accumulated depreciation yung equipment natin na 2,083. Kailangan naka-neto yan. Ma-minus mo. Okay? So, equipment mong 250,000 minus yung 2,083. Dapat naka-neto na yan. Ang equipment na i-re-report mo, 247,917. Minus ko po yung accumulated depreciation. Okay? Next po natin, automobile. Meron po tayong 400,000. Ma-minus po natin yung accumulated depreciation ng automobile na 3,333,396,667. Okay? And then yung ating pong furniture po natin, which is 40,000, pero may accumulated depreciation na 667. So 40,000 minus 667, ang lalabas po ay 39,333. Okay? Yun lang naman po ang ating mga assets. So, ito po yung ating total assets. 541,300 plus 88,500 plus 5,000 plus 50,000 plus 247,917 plus 396,667 plus 39,333. Okay? Lalabas po, total assets 1,368,717. Liabilities and capital po tayo. So, lahat po ng liabilities, accounts payable na 207,200. And then, yung atin pong mga na-develop na payable kanina, salaries payable, which is 24,000. Repairs and maintenance payable na 4,500. And
Saan po kukunin yung capital? Hindi yung 1 million kasi may adjusted balance ka na. Ito, yung nasa capital statement mo, yung 1,333,017. So, capital mo, 1 million, 1,333,017. Ito po ang ating total liabilities and capital. 207,200. Plus 24,000 plus 4,500 plus 1,133,017 ang lalabas po ay dapat syempre balance ay 1,368,717. Okay. Tapos na, di pa may cash flow ka pa. Gawa tayo ng cash flow. Lumipad ang aming team travel services. Statement of cash flows for the month ended April 30, 2024. Paano cash flow mo? Operating ka muna. Start tayo sa net income. Magkano net income natin? 143,017. Add back yung ating mga depreciation expense. Meron po tayong tatlong depreciation, ito total ko po. Yung isa, yung unang depreciation, yung sa equipment 2083, ito po 'yon. Tapos yung sa automobile na 3333 and yung sa furniture na 667, ire-re-add ko po sa ating pong net income 6,083 lahat po ng ating depreciation. Ito po yung ating operating income before working capital changes. Okay? So 143,017 minus add back pala. Add back 6,083 149,100. Okay? Dahil pinakaunang operations ng company, lahat ng working capital changes natin ay from zero paangat. Kasi first month, 'di ba? So wala pang starting balances. Ito pa lang ang balance niya. So, from zero, papunta dito. Okay, so lahat yan. Increase in AR, increase in office supplies, increase in prepaid rent, tapos increase in our liabilities. No? So, lahat ng ating working capital changes, puro pa increase. Okay? Increase in what? Increase, INC na nga lang. Increase in accounts receivable. Pag nag-i-increase ang accounts receivable, di tayo naka-receive ng cash, so pabawas yan. 88,500. Increase in office supplies, 5,000. Increase sa ating prepaid rent, 50,000. Okay? Ano pa ba yung mga working capital natin? Increase in current liabilities. Yung ating mga payables, no? Ito lang, yung tatlong ito, no? To total ko na siya, 207,200 plus 24,000 plus 45, ito naman po ay 235,700. Pa-add naman po yan kasi hindi mo pa yan nababayaran. So, wala pang cash flow na nangyari dyan. So, pa-add naman po yan, 235,700. So, po ito po yung ating net cash flow ng operating. So 149,100 plus minus 88,500 minus 5,000 minus 50,000 plus 235,700 positive 241,300 po ito. Okay? Next naman po natin, investing activities. Ano po 'yung investing activities? Di ba po? Bumili tayo ng tatlong fixed assets, no? Yung ating 250,000 na equipment, 400,000 na automobile at saka furniture and fixtures na 40,000. So, lahat yan i-account mo. So, lalagay natin purchase of PPE. Pero ang kukunin ko yung total ng original amounts. Okay? Hindi yung bawas na ha. Hindi yung bawas na original amounts kasi cash flow pinag-uusapan natin. So, 250 plus 400 plus 40, 690. So, lalagay ko dito 690,000 pero dapat pa negative. Bakit? Lumabas ang pera. Okay? So, net cash flow natin ng investing ay negative 690,000. Financing naman tayo.
paano ba nagkaroon ng pera ang business? So ito po, yung in-invest na 1 million. So yung investment natin na 1 million. Pero huwag kalimutan, nagkaroon ng owner withdrawals. So lalagay ko, withdrawals. Minus 10,000. So positive. So net CF po natin ng financing ay 990,000. Wala na akong space. Doon po ako sa kabila. Dito ko itutuloy yung ating cash flow. No? So lalagay ko, net cash flow operating ay positive 241,300. Net cash flow naman po natin sa investing ay negative 690,000. At ang net cash flow naman po natin sa financing ay positive 990,000. Okay? So ito po yung ating pinaka net CF or net cash flow po natin. 241,300 minus 690,000 plus 990,000, ito po ay 541,300. Add cash beginning. Meron po ba tayong inumpisahan na cash? Wala pa, di ba? Kasi first month ng operations to eh. Zero. So lalagay po natin cash ending ng April 30, 2024 ay 541,300. At kung makikita po ninyo, ang cash po natin, 541,300. So ito po ang financial statements for the first month ng lumipad ang aming team travel services. Screenshot po, mga kapatid. Ang gagawin naman po natin ngayon ay i-adjust na po natin yung ating mga ledger accounts. Kung matatandaan nyo po kanina, yung ating pong adjustments ay diniretso po muna natin sa ating scratch paper na worksheet para magawa yung ating financial statements. At sabi ko rin po kanina na kung sakali na yung worksheet ay hindi natin gagamitin, dapat updated yung balances ng T accounts mo sa adjustments. So, laging tatandaan na ang ating adjusting entries ay dapat na-journalize din and napopost din po natin. Ito po ngayon ang itsura ng ating T accounts na kasama na po lahat ng adjustment. Lahat po ng mga nakalagay na A, yan po yung ating mga adjustment na nilagay na po natin, pinost na po natin sa ating mga T accounts. At lahat po ng ating mga accounts dito ay kompleto na, adjusted na. Ngayon naman po, ang gagawin po natin ay yung tinatawag po nating closing entries. Isasara na po natin lahat ng temporary accounts. Yung withdrawals, yung ating revenue, at saka po yung ating expenses para ang matira po yung ating real accounts na assets, liabilities, and capital. Sa closing entries po, meron po tayong magiging temporary account, no? Dito ko po ilalagay yung T account niya. Siya po yung tinatawag nating profit or loss summary. Gagamitin po natin yan sa ating closing procedure. Una po natin closing entry, i-close na po natin yung revenue. Asan po ang revenue natin? So, ito po. Yan, nasa ano na po ako ha, nasa temporary accounts. Ang ating pong adjusted balance ng revenue, ito po, basically ito pong ating T account, ito na po yung adjusted trial balance. Okay? Adjusted trial balance na po ito, 232,000. Para ma-close po siya, nasa credit siya, di ba? De-debit mo ngayon. So, ang gagawin mo ay, kailangan mawala na po ito. So, debit, service revenue, 232,000. Then, i-credit po natin profit or loss summary, 232,000. Next naman po natin closing entry at the end of the accounting period, lahat naman po ng expenses i-close natin. So, isa-isain lang po natin lahat ng expenses. Okay? So, kung ang expenses po natin ay naka-debit, i-credit naman po natin siya ngayon.
So magde-debit po tayo ng profit and loss summary, and yung amount po niya is yung total natin mamaya. Iisa-isahin po natin, i-credit po natin lahat ng ating mga adjusted balances. We start with utilities expense. So credit utilities expense. Magkano po? Ito po yun, 13,400. So credit 13,400. Salaries expense po natin, ang adjusted po niya ay 48,000 na po, hindi po ba? So credit salaries expense 48,000. Rent expense po natin ay 10,000. So credit rent expense 10,000. Office supplies expense po natin. So office supplies expense po ay 7,000. Kikredit na po natin. Yung tatlong depreciation po natin. Depreciation expense ng ating equipment 2,083. Depreciation expense po ng ating automobile 3,333. Depreciation expense po ng ating furniture and fixtures 667. And yung ating pong repairs and maintenance expense, so repairs and maintenance expense na 4,500. Basically, ito rin po yung total ng expenses po natin dun sa ating income statement kanina. So, 13,400 plus 48,000 plus 10,000 plus 7,000 plus 2,083 plus 3,333 plus 667 plus 45. So, ang lalabas po ay yung total ng expenses naman po natin, 88,983. Okay? Letter C. Kailangan po maipasok po natin yung net income natin sa ating capital account. Okay? So, ilalagay ko muna ito ngayon, no? Meron tayong profit and loss summary credit na 232,000 at meron tayong debit na 88,983. Okay? So, magkakaroon siya ngayon ng nasaan yung balance eh. May credit balance siya na 232,000 plus 88,983. Meron siyang, sorry, na-add ko. Meron siyang credit balance na 143,017. Ito yung net income natin kanina, kung matatandaan po ninyo. 143,017. Tatanggalin na po natin siya sa profit and loss summary. Kung nasa credit siya ngayon, de-debit mo siya. Debit, profit and loss summary for the net income of 143,017 and credit the capital account 143,017. Okay? And lastly po, letter D, yung naging withdrawal natin, kailangan natin yung tanggalin. Pero hindi na po sa profit and loss summary. Bakit? Naka-debit na po yung profit and loss summary na 143,017. Goodbye na po tayo sa profit and loss summary. Wala na. Nagzi-zero po uli yan. Okay? And then, ang gagawin po natin, mawawala po yung drawing. So, debit, capital, for the amount of withdrawal, and credit, drawing. Also, for the amount of withdrawal. Okay? So, ang gagawin po natin ay ipopost ko po ngayon lahat nitong mga closing entries na ito. Okay? Debit service revenue, 232,000. So, close na po ang ating service revenue. Zero na siya. PL summary, ito po yung nangyari dyan kanina. Tapos, yung PL summary na debit naman, ito na po yon. And then, credit, utilities expense, 13,400. Sarado na po ang tindahan for utilities. Salaries expense credit, 48,000. Sarado na po ang salaries. Rent expense, 10,000 credit. So, 10,000 po yan. Sarado na po ang tindahan. Office supplies expense na naka-credit, 7,000. Naka-close na rin po siya. Then, yung depreciation po natin, 2,083. Close na rin po siya.
3,333, close na rin po siya. Furniture po natin na depreciation, close na. And yung ating R&M, repairs and maintenance, na 4,500, siya po ay close na rin po. Okay? Next, ito po yung pagkakadebit natin sa PL summary na net income. Ike-credit natin ngayon yung capital account for the net income na 143,017. And then, debit naman po yung capital ng 10,000 at na-credit po yung drawing ng 10,000. So, na-close na rin po yung drawing account. So, lahat po ng nasa baba natin na temporary accounts ay sarado na po ang kanilang mga account balances. Ngayon, kumpitin po natin yung updated balance ng ating capital. Kung mapapansin po ninyo, 1,000,000 plus 143,017 minus 10,000, may credit balance po siya na 1,133,017. Kung mapapansin po ninyo, ito pong 1,133,017, yan po yung adjusted na amount, na ending amount natin ng capital na nakalagay sa ating statement of changes in equity. At kung mapapansin po ninyo yung closing entries natin, siya po ang nagsasummarize din ng ating net income at lahat ng effect po nito ay pumapasok actually sa capital. At yan po ang ating post-closing, hindi ba pala, closing entries pa lang pala tayo. So ang gagawin po natin ngayon ay, eto na yung mga updated balances eh. So gagawa na po ako ngayon ng mga final balances. Cash, 541,300. Accounts receivable, 88,500. Office supplies, 5,000. Prepaid rent, 50,000. Equipment, 250,000. Pero meron na siyang accumulated depreciation. Automobile, 400,000. Pero meron na siyang accumulated depreciation. And then, yung ating pong furniture and fixture. But, pasensya na, nadiretso ko pala dito. No? Okay, ito pala dapat siya. Pasensya na, no? Meron tayong konting error, pero ito lang yan. Furniture and fixture po natin. Ito po yung 667. Okay. So, okay na po tayo. Okay, so ang furniture and fixture po natin ay 40,000. And then, dito naman po, meron na po siyang accumulated depreciation na 667. Accounts payable na 207,200. And then, salaries payable po natin na 24,000. And repairs and maintenance payable na 4,500. Sorry po sa konting error natin. Pero yan na po yung mga tamang balances po natin. Hindi ko pala nalagyan ng ano. Sumobra ako ng accumulated depreciation sa automobile. Pasensya na po. Pero yan na po. Okay na po yan. Sige po. So ito po yung ating pinakahuling itsura ng ating ledger. So ito po ang ating easy screenshot. Last part na po tayo, gagawa po tayo ng post-closing trial balance. Kung kanina po, ang ginawa po natin is ni-rule and balance lang po natin yung ating pong T-accounts. Konting clarification lang po kanina, pasensya na po sa slight error, na doble ko po yung accumulated depreciation ng automobile pala kanina. So, ang tama po ay meron pong separate account, yung accumulated depreciation ng furniture and fixtures, na may balancing credit, 667. Dito ko po pala siya naipasok kanina. Pasensya na po. Okay, so, di ba po, nung closing entries, nasara na po natin lahat ng temporary accounts. So, dapat po, ang maiiwan na lang na itatransfer natin for the next accounting period ay yung ating pong assets, liabilities, and capital. Doon na po tayo titigil. So, gagawa po tayo ng tinatawag po natin post-closing trial balance. Dilista lang po natin uli lahat. Assets, liabilities, and capital. Dahil sarado na po ang ating drawing revenue and expenses, syempre po, hindi na po sila malilista kasi zero na po silang lahat. Okay? So, ililista lang po natin yung ating mga balances. Cash, 541,300. Accounts receivable, 88,500.
Office supplies, 5,000. Prepaid rent, 50,000. May equipment po tayong 250,000 na may accumulated depreciation na 2,083. Automobile po natin, 400,000. Accumulated depreciation ng automobile natin ay 3,333. Furnitures and fixtures, 40,000. Na may accumulated depreciation na 667. Accounts payable po, credit 207,200. Meron po tayong salaries payable na 24,000. Repairs and maintenance payable na 4,500. At yung updated po na balance ng ating capital account na 1,133,017. Yan lang po. Tapos, totals na po ulit tayo ng debit and credit. So, 541,300 plus 88,500 plus 5,000 plus 50,000 plus 250,000 plus 400,000 plus 40,000. Yan po ay 1,374,800 sa debit. Check po natin sa credit, 2,083,333,667. 207,200, 24,045. And yung capital na 1,133,017, lalabas din po, ba't di ako nagpantay ulit, 2,083 plus 3,333 plus 667 plus 207,200 plus 24,000 plus 45 plus 1,133,017. Okay, lalabas po 1,374,800. Kala ko dito nagpantay eh. Huli na lang eh, okay? So yan po yung ating totals ng post-closing trial balance. At tapos na tayo sa buong accounting process. Okay, so ito po yung pinakadulo ng ating accounting process. Medyo meron pang actually yung reversing entries, pero mag-iibang video na lang tayo on understanding reversing entries. Okay, sige po, screenshot nyo po muna bago tayo mag-parting shot. Maraming salamat po for being with us sa lesson na ito. Medyo naging mahaba, pero sana po sa pamamagitan ng video na ito ay na-appreciate po natin kung paano po ba talaga tuloy-tuloy na ginagawa ang buong accounting process. Meron po tayong lessons for Fundamentals of Accountancy, Business and Management po sa ating mga senior high school students na talaga naka-step by step po dinidiscuss lahat, no? And ibang problem po yung ginamit po doon. Yun po yung mga earlier videos po natin na unang nagamit during the COVID-19 pandemic. At ito pong video na ito ay pasasalamat din po, no, dun sa pagtangkilik po ng mga estudyante and even teachers po nung time na medyo nahihirapan tayo lahat sa COVID, marami pong tumangkilik at nagtiwala doon sa video na yun. So, sana po ito pong video na ito na isang buong discussion po mula umpisa, mula journalizing hanggang post-closing trial balance. Sana po ay malaking tulong din po ito. Hindi lamang po sa mga senior high school students, pero syempre po dun po sa mga magte-take up din po ng, or nagte-take up ngayon ng BS Accountancy. Maraming salamat po for being with us today. Thank you very much and have a great day. Maraming salamat. With you by my side, 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고. With you by my side.